Hello guys, good morning. Ayan, so isa na namang motovlog na walang content. So sasaglit lang naman tayo dun sa city. Pupunta tayo ng LTO. Well, ngayon yung aking schedule na magpapa-transfer ako ng ownership nitong motor. Kaya tayo is papunta na ng LTO ngayon. So wala naman silang binigay na oras, ang binigay lang is yung mismong pecha na today. So makulimlim, ilang parang linggo na atang ulan ng ulan dito sa amin, hindi pa nainip. Nani? Omae wa mou shinde iru. Ano, Titan? Ewan wala mo nakuha sa video. Kasi parang ngayon is nagtutrend sa social media na pagka merong nakitang nakabuad, merong magpo-post na Titan spotted. So ngayon, babalik tayo sa ating topic na magpunta ng LTO. So dati kasi nung pumunta ko, kala ko sa isang kaya lang isang araw, yung pala merong schedule na kailangan mong bumalik. Within, kung akin kasi parang lagpas isang buwan bago ako pinabalik. I think mga December 12, hindi ako nakakamali. Kung pumunta ako doon, nandun ang balik ko is ngayon pa. So January 13 to be exact. Sana maging okay. So even the end part of this video is ilalagay ko kung maging okay yung aking lakad, kasi baka malawbat tong action camera ko. Is wala naman akong charger, wala din namang charging port tong ating motor. Yan guys, tingnan nyo yung nangyari dito sa kalsada dito sa amin dahil sinira ng winding eh. Nag-winding sila ng kalsada. Ngayon, ang nangyari is namigay. Yung side ng pinakagilid ng bangin. So nakakatakot kasi wala, dati kasi ang daming puno na kumakapit sa gilid, and then now nawala dahil tinutol, dahil magkakaroon ng widening dito sa bundok ng mismong kalsada. Parang tatakyasin yung ditong side, kaya kailangan magputol ng puno dito sa kabilang side naman. Yun yung nangyari. So lumambot yung lupa dahil sa ulan, kaya bumigay. Buto na lang walang sasakyan na dumaan nung time na bumigay yung kalsada. Kasi kung nagkataon mo ron, ay sigurado lalim. Hindi naman ganun kalalim, pero parang sigurado merong casualties pag nangyari yan. So papasok na tayo ng man-made forest kung
familiar kayo dito, may nakapunta na kayo ng Bohol. So ito yun. Kita niyo guys, ang daming puno. Actually parang ang mostly ng puno na nandito sa mahogany tree. Parang siyang naka-arko. Parang tinatakpan yung buong kalsada. Parang kang pumapasok sa, parang kang dumadaan sa tunnel. Ayan, kita nyo lang guys. Hindi ko nang alam kung nakukuha ng ating action cam na potato quality. Dahil hindi tayo makabili ng medyo mahal-mahal. Wala tayong budget for now para doon. Kung nagtsatsaga ako dito sa action cam na to, kasi yung talagang main purpose ko naman ito is parang maging dash cam, kumbaga. Kaya minsan nalalapatan ko na lang ng audio para magkaroon ng boses. Pero kadalasan yung mga, kung napapansin nyo guys, kung nabisita mo na yung ibang kong video is more on travel lang, yung kunwari biyahe tapos one point to another point, wala nang voice over o yung mismo record ng video habang bumabiyahe. Pero nakaka, wala kasi ako masyadong may content. Dati kasi yung mga videohan ko is around more on review, merong ikakadot, DIY. Is ngayon is wala tayong magawang ganun video. Kaya tis-tis muna ako sa ganitong setup. Yung ginagawa rin yung kalsada dito guys, buti na lang is medyo tumila yung ulan kahapon kaya natuyo yung kalsada. Dati kasi napakahirap na doon daanan, tapos yung ating bulong is wala masyadong clearance sa kanyang fender dahil nagpalit tayo ng big tire kasi kasi yung stock na bulong ng ating motor is 70 by 90. Tapos nagpalit na ako ng 90 by 80 na gulong. Kaya talon-talon ako doon. Shit. Nagpalit ako ng 90 by 80 kaya ang liit na lang nang maging clearance ng ating bulong sa mismong fender. Actually ginawa na lang ito ng diskarte kasi sumasayad ng mismong bulong dun sa ating fender. Kaya ginawa ng paraan, bulwagan yung tornilyo sa mismong fender and then hinila siya pataas kahit kaunti lang, mauangat lang yung mismong
fondo para magkaroon ng space yung ating gulong sa loob. Mahirap pagka dumaan ako sa medyo maputik kasi kakayod yung mismong gulong natin magkuha siya ng mga bato, putik, and then kikis-kis siya dun sa mismong fondo. So pagka masyadong malagkit, sticky yung lupa, may tendency masira ang ating fondo. So hindi natin gusto niyon yung mismo original na parts ng ating motor, lalo na hindi na siya common kasi I think bumiskontinyo na ng Honda yung mismo production ng motor na to. Kasi nang palit na sila ng GTR, Supra GTR 150, same engine. And then, pero hindi na siya pareho ng frame kasi yung parang naging pantapak yun ng Honda sa Sniper. So ito naman is pantapak to ng Rider. Tatanong dyan guys kung kasya ba yung gulong na 90 by 80 sa ating motor, sa mga naka Honda S150 out dyan. So kung kasyang kasya siya guys, so kailangan mo lang ng kaunting pasensya para mag-adjust dun sa mismong fender. O siguro depende din nun sa mismong tire kasi yung ating gamit is Maxxis. Maxxis ng Maxxis ang brand ng ating gulong. Pangit ng kalsada guys. Saan na ako makapag-ball oh? Dito sa kalsada na mas marami pang lubat kaysa sa patay. Tamang takbuhan lang and makasunod si IS 1-5. Oh, naka-active pa. Shoutout sa'yo Pops, mahala ka, siguro nagmamadali yung taong yun, napanghel mo karoon tayo ng topic. Ayun, so dinidiscourage ko yung iba na magbubutor na walang helmet. Tapos yung gamit naman is yung iba naman may helmet. Kasi kagawa nito, noong nasa unahan natin, nutshell na helmet lang ang gamit. Ano ba yung nutshell guys? Yung parang helmet ng lineman yung nasa construction. Yung sa ulo lang yung mismong may takip, hindi siya half face. Mas okay kasi yung half face, eh hindi pala, sorry, naka full face pala na si ate. Nakapang nakapag picture pa, no, sorry, I thought kala ko kasi may mga natural kasi yung kulay dilaw kagawa ng meron tayo.
natin naman kasi is kung natin naman is parang pangdayan lang. So sinashare ko ang time papunta ng bayan kasi ang lapit lang. Eh, merong mga pulis doon na nag-aabang dahil nang huhuli pag walang hulang. Kasi kung tutusin, wala naman talagang konta. Eh, walang proteksyon. Ang may bibigay na proteksyon yun sa'yo. Muntik na si Kuya guys. Pinulit niyang pumasok sa highway. May naisasakyan. Gusto niyang kumain ng bato. Ayun. Lagapak siya doon sa tubig. Guys, malapit na tayo. 20 kilometers. So, hanggang siguro 25 minutes. Chubby lang tayo. So ayun guys, matanong ko lang. So siguro naman ang reason kung bakit kayo nag-click, kinilik yung ating video dahil mahilig din kayo sa motor. So sa akin naman, ang pumumotor is parang aray stress reliever. So, maganda naman kasi sa katawan kong pagmumotor. So, nagbuburn ganun ng calories. And then yung isip mo is na-relax. Dito gaya kung pa nagmumotor ka lang, wala mo masyadong makausap. Natanglike sa pagmumotor, pwede kang kumanta, pwede kang magsalita, wala naman makakarunig sa iyo. Kasi magka nagmotor ka, parang may sarili kang mundo. So yung mundo mo is yung motor, tapos yung sa loob ng helmet, tapos dun sa mismong kalsada na dinadaan mo, yun yung magiging mundo mo pagka nagmumotor ka. Which is napakasarap sa feeling, lalo na pag yung alam mo, smooth lang, walang di siya traffic, wala masyadong sasakyan sa kalsada na mabibilis, yung parang lahat kayo smooth lang yung biyahe. Kunwari meron ka lang mga kasabayan lang yung mga motor, gano'n. So, gano'n yung pakiramdam, napakasaya. Hindi mo naman ma-explain.
nakuha ko, kahit sabi ko sa sarili ko, kahit hindi man ganun kaganda na yung kuha ng aking camera. So, pipilitin ko pa rin magkaroon ng content kahit papano. So, guys, gumagawa sila ng bagong tulay. So, ngayon na ako ulit nakadaan dito, mga ilang buwan. So, ngayon ko lang ito napansin. Meron na palang ginagawa dyan sa gilid.